Ang video ito ay tungkol sa kaalaman kung paano maiwasan ang bulati sa tiyan. Ano nga ba ang bulati sa tiyan o helminthiasis? Ito ay isang impeksyon na mayroong mga bulating naninirahan sa loob ng tiyan ng isang tao. Ang mga karaniwang bulating ito ay poundworm, hookworm, whipworm, pinworm, at tapeworm. Ang mga bulating ito ay karaniwang naninirahan sa bituka o small intestine. Dito sila sumisipsip ng dugo, nagpaparami at nangingitlog. Sumasama ang mga itlog sa dumi ng tao at hayop. Kapag dumudumi kung saan-saan ang isang tao, nakukontaminado ng itlog ng bulati ang lupa at tubig. Ang mga itlog ng bulate ay nakakapasok sa katawan ng tao sa iba't ibang paraan. Paglalaro ng mga bata sa lupa, hindi pagsuot ng tsinelas o sapatos, maruruming kamay at kuko na sinusubo sa bibig, paghawak sa pagkain gamit ang maruruming kamay, pag-inom ng kontaminadong tubig, hila o hindi maayos na pagkaluto ng karne, pagkain ng mga gulay o prutas na hindi hinugasan. Ang mga sintomas na may bulati sa tiyan ay pamumutla o anemia, pagiging matamlay at madaling mapagod, pagbaba ng timbang o malnutrisyon, pananakit ng tiyan, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, pagbagal ng paglaki, mahinang kakayahang matuto. May malaking tiyan dahil sa dami ng mga bulate. Inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin bulati ang tsinelas. Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos kumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay, kaibigan. Mga bulating pasaway, goodbye! Isa sa mabisang paraan ng pagtanggal ng mga bulate sa ating katawan ay ang pagpurga o deworming. Ngayong buwan ng Hulyo, ating ginugunita ang National Deworming Month. Sa programang ito ay isinasagawa ang sabayang gamutan sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong bansa. Layunin ng programang ito na mapababa pa ang kaso ng mga estudyante na apektado ng mga bulate. Sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19, ang Department of Health ay nagsasagawa ng Uplan Goodbye Bulate. Sa programang ito, ang mga midwives o barangay health workers ay bibisita sa inyong mga tahanan upang mamahagi ng mga gamot pampurga. Ang gamot na ipapamahagi ay Albendazole Tablet. Ito ay libre, ligtas, at rekomendado ng World Health Organization. Ito ay iniinom kada 6 ng buwan o tuwing Enero at Hulyo. Ang mabibigyan ng gamot na ito ay ang mga kwalipikadong may edad 1 hanggang 19 na taong gulang. Siguraduhin busog ang bata bago bigyan ng gamot para maiwasan ang pananakit ng tiyan. Hindi maaaring bigyan ng gamot pampurga kapag walang laman ang tiyan o gutom, sumasakit ang tiyan, nagtatae, may allergy, malnourished, may lagnat, buntis o naghihinalang buntis at mga inang nagpapasuso. Maaaring maranasan ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng ulo, at pagkahilo matapos mabigyan ng gamot pampurga. Obserbahan ang mga side effects ng albendazole sa loob ng 24 oras. Kung patuloy ang matinding sakit na nararamdaman ng inyong mga anak, agad dalhin sa pinakamalapit na ospital o health center upang mabigyan ng tama at agarang lunas.
kailangan ng mga bata ang mapulga para lumaking malusog, maging marunong sa eskwela, lumaking matangkad, at hindi madaling magkasakit.